Alona, bitch. Ito naman ay my time. Alona niyo. Alona Resort. Hi guys, sharing with you another vlog from our whole trip today. I love it. Kakain tayo ng mga 6 p.m. ay 7 ganyan. And then after that, punta na tayo ng beach. Ano tayo ba? Nakapansin? Oo, nakapansin na tayo ba. Tapos ko pala, may gopros. What's wrong? Monkey tree. After namin mag-lunch sa Molly Bistro, nag-decide kami na maglakad-lakad na lang. So itong kahabaan na to guys ay going Alona Beach. So napakaraming mga restaurants, may mga massage, mga souvenir shops, and bars. So feeling namin sa gabi is very lively yung area na to. Ay, malapit lang. Siro, nasundan na tayo. Baka matapin, di tayo abang ngayon. May nakakatakot din ba pag-dive? Ha? Pag-dive. Oo, oh, hindi ko tayo galing naman eh. Nakakatakot. I mean, nakakatakot din. Pag-diving. Pag? Diving. Pag hindi ka marunong, matakot ka talaga. Ngayon yung tatandaan, be. If you are tool, with knowledge and skills. Hindi mo takot marunong ka. Tukoy ka sa mukha. Uy, massage. Ah, babe, dito sila island hopping. Oh. Let's go. Grabe ba yung nagscuba sila, oh? Daming mga ano. Oops, babe, makakamaano. Ay, bentas ng tubig. Oops. And finally, nandito na tayo guys sa Alona Beach. And in fairness naman guys sa mga Boholano, sobrang thoughtful nila sa mga tourist. And isa yun sa mga na-discover ko dito sa Bohol na yung mga Boholano is mababait talaga sila. And masisipag. Halos lahat ng mga tao na nagtatrabaho dito, mararamdaman mo kung gano'n sila ka-dedicated sa mga work nila. Anyway guys, as you can see, hindi ganoon ka-crowded dito sa Alona Beach and isa yun sa reason why we decided na dito pumunta sa Bohol instead sa Boracay. Kasi for this vacation, gusto sana namin na mas less yung crowd para mas makapag-relax kami. And ganito pala yung situation dito sa Alona Beach kapag daytime kasi pag night time later, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung tao. So balance lang siya sa umaga. Peaceful, hindi ganun ka-crowded, and then sa gabi naman, yun yung nightlife naman. And guys, dito sa Alona Beach, ang daming mga restaurants, bars din, and mga hotels, and also yung mga paluto, marami rin nagbebenta ng mga souvenirs. And guys, tingnan nyo naman guys yung dagat, sobrang linaw, sobrang linis din talaga. And yung hangin guys, sobrang nakaka-relax and nakakaantok, parang gusto ko nang matulog, char. Paluto. Papaluto ako sa kanila. Ay, ito malaki. Mamata pa kami yung wasa. Hindi namin masyadong na-explore yung mga pagkain dito sa Alona Beach dahil sa poblasyon kami kumakain. Pero isa sa pinakamasarap na pagkain na natikman ko dito is yung Bee Farm ice cream. Sobrang must try talaga siya. And guys, aside po sa mga pagkain and mga restaurants na makikita nyo dito, marami rin nag-o-offer ng massage. So kung gusto nyo magpa-massage, whole body, half body, foot massage, maraming nagmamassage dito guys. So that's it for daytime walk along Alona Beach. And next naman guys is nighttime!
Welcome to Alona Beach during night time. So ayan guys, ito yung same street na dinaanan namin kanina. Kung makikita nyo kaninang umaga, wala masyadong tao. Pero ngayon guys, sobrang daming tao, mga foreigners, Korean, Chinese, then locals. And napakaraming restaurant din guys na bukas. May mga seafood paluto, may mga barbecue, steak, may mga Filipino food, Japanese, Korean, mga hot pot. Ganyan guys, and napakarami ring mga bars na open. Isa sa mga bar and resto na napakaraming tao is itong nasa left side namin. And guys, meron din ditong mga souvenir shops na bukas and mga money changer guys. Ang daming money changer kasi siguro mostly nga naman ng mga tao dito or mga tourist ay mga foreigners. And ayan guys, alam nyo guys, isa pa rin sa napansin ko dito sa Bohol. Sobrang dami ng mga restaurants na existing pero ang dami pa rin nag-o-open even sa mga hotels. Ang dami ng mga hotels pero makikita nyo guys, ang dami pa rin nagko-construct ng mga panibagong mga hotels. Ibig sabihin guys, parami pa rin ang padami ang mga tourist na bumibisita or bibisita dito sa Bohol. And then guys, dito sa aming right side, meron kaming nakitang maliit na street. So pumasok kami and pagpasok namin, meron pala ditong mga maliliit na shops ng mga swimwear, mga accessories, ganyan, mga pang scuba diving, ganyan, pang snorkeling. And ayan guys, meron dyang napakalaking Jerry's Grill sa aming left side. Sobrang daming kumakain din. Siguro kasi, syempre, Filipino food yung ino-offer nila and mostly mga foreigner yung kanilang mga customer. So, pack na pack sila dito guys. And then, dito kami napunta sa parang plaza. So, yung gitna pala nitong street na to is plaza na pinagdadausan ng iba't ibang mga events and programs. So, ngayon guys, meron silang fire dancing. May mga nagpa-fire dancing. And then, yung mga pumipila dito is mga locals and foreigners na nagpapapicture sa mga fire dancers. And after naming ma-check yung area na yon, so lumabas ulit kami ng street para pumunta na sa Alona Beach. Pero bago kami pumunta, is nakakatch ng attention ko itong nagtitinda ng mga bags dito, mga beach bags. So mas mura siya kaysa dun sa mga souvenir shops na may mga sarili-sariling stall. So bumili ako, nakabili ako, nabudol ako ng nasa 1,000 ata. But anyway guys, super worth it kasi maganda naman siya. Guys, andito ulit tayo sa Bee Farm Ice Cream Shop and itatry naman natin yung avocado. Guys, alam niyo ba kung bakit siya masarap? Kasi hindi siya ganun katamis pero sobrang lasang-lasa mo yung avocado, creamy. And guys, ang sarap nung apa nila yung ice cream cone kasi homemade siya. Hindi rin siya ganun katamis. And iba yung texture niya compare sa normal na ice cream cone. Kung kaninang daytime, wala masyadong seafood paluto. Ngayong nighttime guys, sobrang dami, kaliwat kanan. Ang lalaki ng mga isda, mga crabs, mga hipon, and guys, may lobsters din. And sa harap nyo mismo sila magluluto. And buhay na buhay yung gabi guys kasi napakaraming party goers, napakaraming restaurants and bars na open. So marami kayong mapag-repeat. Thank you.
And that's it for nighttime walk at Alona Beach. And guys, pabalik na kami ng hotel guys. Itong area na to is Henan na siya. Ito yung front beach ng Henan. At napakaraming tao pa rin kahit gabi na. Siguro kahit mga past 12 na marami pa rin tao kasi meron diyang bar sa may side ng pool malapit sa front beach. And ayun guys, that is for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Ang next vlog ko guys is about naman sa mga restaurants or honest review ng mga restaurants na kainan namin. Please don't forget to subscribe on my channel. Thank you for watching. Bye!